Magandang umaga mga kababayan sa bansang Pilipinas. Mayroon tayong bagong kung ngayon, bagong balita. Laylo survey shows BBM as top choice for president at 64% mga kapatid. Yehey! 64% si BBM mga kapatid. Ang sabi dito sa balita, Filipino voters support for the presidential bid o Partido Federal ng Pilipinas standard bearer Ferdinand Bongbong Marcos Jr. remains solid. Solid na solid mga kapatid. Ano pang gagawin natin? Kung tayo po ang oposisyon, kung kayo po ang oposisyon, mga kapatid, hindi na kayo makahabol-habol sa 64% ni BBM. Dapat sumurinder na kayo. Iwagay-iwagay nga yung flag mga kapatid na puti. Para sa ganon ay magkaisa na ang bansang Pilipinas. Paano yan? Imahal na araw pa naman mga kapatid. Tapos ganyan po ang iyong mga survey. Ganyan po ang survey ni BBM. Ay nako, ay nako, ay nako. Napakagandang balita naman to ng Laylo mga kapatid. Laylo Research. Ang sabi pa dito, there is the result in the latest pre-election survey done by Laylo Research showed that concerted efforts by Marcos detractors had failed to sway people to their side. Hindi umubra mga kapatid yung paninira nila kay BBM. Hindi umubra. Lalo pang tumaas ang mga numero ni BBM sa ginagawan lang paninira sa kanya mga kapatid. Tignan natin sa mga ano, sa mga surveys, ano na, sa mga debate, sa mga interviews, sa mga forums mga kapatid. Hindi na nga umatin si BBM. At hindi rin umaten yung iba pa dyan sa SNMI survey. Bakit palagi lang si BBM ang kanilang pinagtutuunan ng pansin? Bakit si BBM lang ba ang kandidato na hindi pumupunta sa mga debate mga kapatid? Dapat batikusin din nila yung apat na hindi umatin ng SNMI. Hindi yung nagtutuon lang sila ng pansin kay BBM at sila ay BBM lang ang kanilang binabatikos. Yan tuloy. Napakataas tuloy ang numero ni BBM. Kaya napakagandang balita lang sa ating lahat. 64%? Saan ka pa? So tal, mahal na araw naman. So, panahon na. Di, anong mangyayari? Mahal na araw. Ano pang gagawin pag mahal na araw? Pinitinsya, di ba? Magpipinitinsya na kayo. 64%? Paano pahabulin yan? Ilang buwan pa? Dalawang buwan na lang. Bigyan lang natin kahit na bumaba ng 4% mga kapatid. Malayo pa rin. Sabi pa dito sa balita, lakas Christian Muslim Democrats President and House Majority Leader Martin Romualdez said that Filipinos should look forward to a brighter future and a better country under the leadership of Bongbong Marcos and Sara Duterte mga kapatid. Talaga, totoo yan. Lalo na po, pinirmahan ni President Duterte yung Executive Order 164 na pag-aralan uli yung nuclear power plant sa Bataan, mga kapatid. Isasama na yung nuclear power energy sa mga agenda, mga kapatid. Pwede silang pag nakita nila na maganda talaga yung nuclear power plant sa Bataan, ay magpapatayo po papo sila ng maraming nuclear power plant sa buong Pilipinas para gumanda naman po ang Pilipinas. Tayo lang po ang naiiwan sa Asian countries, mga kapatid. Lugmok na ang bansang Pilipinas. Ang sayo pa dito, Marcos is spokesman lawyer Vic Rodriguez said the 64-year-old presidential candidate will not join presidential fora where Pickering
dominates the debate. Sabi niya, hindi siya mag-attend. Papag-aralan daw muna nila ang format ng debate na kanilang mga kung sila ay attend or hindi. ay nako naman. Tama po yan. Tama po yan ang sinasabi, mga kapatid. Tama po yan ang mga pinagsasabi ni Attorney Vic, mga kapatid. Sa iba pang mga survey, katulad ng Tanghiri, Chief Executive Officer said, Diaz an active respondent base of 619,637 citizens, both from private and public sectors, to give the people a series of insightful deep dive in the sentiments of Filipino voters in the coming election. Tignan nyo yung nakuha ni Marcos sa Tanggeri, mga kapatid. Nakakuha siya ng 54%. Sumusunod kay BBM ay si sino? Si Scumorino nakakuha ng 25%. At si BP Arubredo ay 15% lamang. So, naungusan na ni Isko, mga kapatid, si Lini Robredo. Si Lacson ay 4.1, si Pacquiao ay 3.7. Si De Guzman ay 0.6%. At sabi pa dito, mga kapatid, 49% of the respondents would be unlikely. Hindi na nila papalitan yung kanilang mga boto, mga kapatid. So, napaganda yan. Yan po ang ating babalita ngayon, mga kapatid. 64% si BBM dito po sa Laylo survey, mga kapatid. So, salamat po ng marami, George Sir Vlogs. Sana po tangkilikin niyo ang YouTube channel na may kinikilingan, may sinusuportahan, mga kapatid. BBM po lamang. BBM, Sara Duterte, Unitim, sa darating na Mayo 9, 2022. Mabuhay po lahat ng ka-BBM. Maraming salamat po, mga kababayan na Pilipino.